Gamit ang social media, may kitsang buwan ding surveillance ng mga pulis ng QCPD Station 4 ang umunoy tulak ng droga na si alias Bart na naninirahan sa isang apartment sa Quirino Highway, Barangay Balunbato, Quezon City. Kaya nang matunto ng umunoy bodegang pinag-iimbaka ng bloke-blokeng marijuana, ikinasa na ang buy-bust operation. 10,000 piso ang binili ng pulis sa tumayong buyer na kinagat naman ni alias Bart. Isinama ng otoridad ang may-ari ng apartment ng pasukin ito. Nung una'y ayaw pang magkapasok ng suspect. Labas ka. Ay sir, Kapitan Francisco po. Sir, tignan. Ikaw, ito yung nakatira dito. Ha? Nang tuloy ang makapasok sa lugar. Kapat. Ito yung lalagyan. Tumambat ang sandamakmak na malalaking bloke ng marijuana. Sa isang drawer ay may nakita pang maliliit na bloke ng marijuana. Doon sa pintuan pala ng inuupahan nilang apartment, maamoy mo na. Kung familiar ka sa ganung ano, maamoy mo na agad yung ano ng marijuana. Sinil yung in charge sa pagpa-plastic ng marijuana para hindi sumingaw ano. 17 malalaking bloke at mahigit 100 maliliit na bar ng marijuana na nagkakalaga ng mahigit 600,000 piso ang narecover ng mga otoridad. Bukod kay Christian Uchi alias Bart, arestado rin ang mag-live-in partner na umuupa sa apartment na nakilalang sina Neldrin Manarang at Janine Cajes. Sa investigasyon, lumabas na kagrupo nila ang umano'y tulak na si Giancarlo De La Cruz na nahuli naman nitong Enero sa kalapit na Barangay Baisa. 2 kilong marijuana ang nasamsam ng mga otoridad noon kay De La Cruz. Na ito, magkakilala lang to. At pag wala yung isa, yung wala silang marijuana, doon naman sila kumukuha sa isa. Halos nagpapalitan din lang sila ng marijuana nila. Pero ang 3 suspect, nagturuan kung sino ang may-ari ng marijuana ang nakumpiska. Sa tropa lang sir, niyaya lang po ako. Tapos? Yun sir, nasilaw na po ako sa pera. Bilis kong kita, ganun po, di ba? Pinatabi lang po sa amin ng kaibigan namin yun, sir. Ano pangalan? Yun, yung unang in-interview nyo. Wala po akong alam dyan, sir. Hindi sa inyo yun. Hindi po sa amin. Kinasuhan na ang 3 ng paglabag sa Dangerous Drugs Act, kabilang ang pagtutulak at pag-iingat ng pinagbabawal na droga. Cesar Apolinario, Nakatuto, 24 Horas.